Frankly, I was very much surprised to see the University of the Philippines College of Law auditorium all filled up. I had expected a sparse crowd. The topic was not even sexy. The event was not announced in newspapers. Up front were the leaders of the No to Charter Change, Yes to Political Reforms movement. I showed my hubby Alan the photo and he promptly dubbed it the Rebel Alliance. A young priest, whose name I wasn't able to get, sat beside former Congressman Nery Colmenares, Satura Campo, and Erin Tanyada, activist sister Mary John Mananzan, then two framers of the 1987 Constitution, former Paul Commissioner Christian Monsod and retired Chief Justice Hilario Davide, and finally, retired Supreme Court Justice Vicente Mendoza. Liberal Party leader and former lawmaker Erin Tanyada was among the speakers, and this is what he said. Mayigit isa't kalahating taon na sa pwesto ang Raymond Duterte, pero ano ba nga ba talaga ang nagawa nitong pagbabago? Libo-libong maralitang Pilipino ang pinaslang ng madugong kampanya laban sa droga. Pagpapakulong sa inosente batay sa inbentong mga kaso at pakikipagsabwatan sa convicted drug lords. Panggigipit sa kanyang kritiko at sa mga pinuno ng ating independent institutions. Paniniil sa media at kalayaan na pamamahayag. Pagpuslit ng bilyong halaga ng droga sa bansa mula sa China at lumala pang kalakaran ng droga sa Bilibid. Lumawak at tumibay na presensya ng China sa ating mga teritoryo. Pananatili ng kontraktualisasyon, ipinangakong wakasan ni Duterte, idagdag pa ang paglubha ng trapiko, mas madalas na aberya ng MRT, pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa bagong pagbubuwis at mababang pasahod at kawalang tiyak na trabaho. Ilan lamang ito sa mga pinangako ng Raymond Duterte na hindi pa rin natutugunan. At ngayon naman, minamadali pa ng administrasyon ang pagpapalit ng anyo ng gobyerno. Duterte and his cohorts are presenting federalism as the panacea to the problems of the country. We are being lured to believe that federalism will address poverty, corruption, and injustices faced by the marginalized sectors of society. Sa dami ng mga paglabag sa batas at paulit-ulit na kasinungalingan ng administrasyong ito, aasa pa ba tayong walang balak si Duterte na pahabaan ang kanyang termino? Marapat ding tanungin, sino nga ba ang mga nagsusulong ng charter change? Hindi ba ang mga politiko ding matagal na sa pwesto at ngayon ay umaaligid kay Duterte para manatili ang kapit sa kapangyarihan? The audience were mostly students and leaders of various cause-oriented groups, and they all vowed to do the same thing. Labanan ang tsa-tsa! Biguin ang diktadura! Labanan ang tsa-tsa! Biguin ang diktadura! Labanan ang tsa-tsa! Biguin